Yo, what's up mga kabulbol? At dahil today is close yung gym, hindi tayo nakapag-gym pero nag-gym na ako noong umaga. I-house tour ko na lang kayo sa unang bahay namin kung saan kami nagsimula ng aking misis. Yun, papakita ko sa inyo. Yung nagsisimula pa lang kami hanggang naging kahit papano ay umaangat sa buhay. Yun. See you! Bisis ko at syempre itong bahay na to ay napakadaming mga good memories, awayan, lahat-lahat na andito na. So napaka-importante itong bahay para sa amin na to. Actually, dati isang second floor lang to, no? Tapos pina-extend namin ng taas para magkasya kami kasi maliit lang eh. Yun yung maliit lang. Okay. So dati dito yung kusina na yan. Okay, nung hindi pa pinapagawa yung sa taas, eto kusina namin. Tapos dito yung ref, andito yung sopa. Then, syempre, dito higaan na namin agad yan. Higaan na yan. Kasi wala pa yung taas, wala pa sila na nun. Okay? Then, syempre, dito pa rin yung CR namin. Yun, pinilaw yun. Ito yung CR namin. So, all in one na kami dito. Pag akyat mo, ito na yung lahat. Okay? Tapos, ngayon, maglinis ng bahay, wala kayong katulong. Kung ayaw umalis kayo dito, bye-bye. Ay, grabe yung misis ko. Nilagyan talaga dito. Hindi, biro lang yan. Pero syempre, dapat naman talaga sila maglinis. Ang nakatira dito ngayon is yung mga pamangkin ni misis o pamangkin namin. So, dito. Mga mababait naman sila. Okay, so, anyway guys, yung sabi ko nga, dito yung tulugan namin. Dito na kami natutulog doon. Ng misis ko, si Ate Maxine, tsaka hindi pa pala kasama sila nun. So tara, akit tayo. Okay, papakita natin sa taas. Ito yung sa taas, ito na yung pinaka-kwarto namin. So isang din yung ilaw nito. Sa taas pala, nakalimutan mo na. Bahay ko, hindi ko na alam. May ilaw ba? Yun, ako sa inyo yung kwarto namin ni Mrs. At dito kami natutulog ni Mrs. tsaka ni Lala. Then sa kabila, si Ate Maxine. Pero sorry guys, wala pala ilaw nito. Tinanggal yung ilaw. So dito kami, papakita ko sa inyo. Yun. So, ito ang side na to. Ito yung third floor. Pinagawa namin to nung dumating na si Lala sa aming buhay. Siyempre, may aircon naman kahit pa paano. Yun. Okay. Tapos, maliit lang. Pero, siyempre, masaya kasi wala na kaming binabayarang bahay. Mga ganun. At siyempre, basta maraming good memories dito na nangyari sa amin. At kung hindi nyo nalalaman, almost 11 years na kami ni Lara. Okay? So, dito na buo lahat. Yung pagsasama namin, yung mga tampuan, masayang mga alaala. Eto mami, mayroon pa kang si Lala dito. Pakita natin ito, Diego. Yan, si Lala yan. Yun, si Lala. Eto naman si Ate Maxine. Yan. Si Ate Maxine, nung baby pa siya. Kalbo siya dyan. Eto, kalbo rin si Lala. Yun. Then, ba? Yun lang. So, pinagawa ko tong third floor na to para magkasya kami pero maliit pa rin. Kaya nag-decide kaming umalis. So, pakita natin sa kabila. Medyo makalat lang. At saka walang ilaw. Walang ilaw. So, ito muna yung ilaw natin. Okay. So, itong... maliwanag ba? Okay. Itong kwarto na to kay Ate Maxine to. Okay. So, sa kapatid ni Lala. So, medyo makalat lang talaga pag babae. Bebe! Oh, yung kwarto mo, makalat ha? Okay, so, itong kwarto ni Ate Maxine, talagang hinati namin yung partition para, syempre, dalaga na si Ate Maxine. So, hiniwalay ko siya.
hinulay siya namin. Actually, nung pagdating namin dito, magkasama pa kami sa lahat, sa isang kwarto, pero I decided na iwalay na si ate kasi syempre dalaga na. That was 16 years old na si ate Maxine. Ngayon, 18 years old na siya, magiging 19 na sa February. So, ito yun. So, ito yung bunga ng ano ng pagsi-Singapore ko. Isa sa mga bunga ng mga paghihirap ko namin sa abroad. So, pinagawa to. Yun. Siyempre, may cabinet dito. Tsaka, hindi mawawala, may terrace din kami kahit maliit lang. Yun. So, eto may mga extra gamit dito. Dito namin nilalagay. At siyempre, papakita ko sa inyo yung plaza. Yun, makita yung plaza dyan. Yan, plaza. So, laging may basketball dyan. Masaya kami lagi dito. Kahit ganito lang kami dito, masaya dito. At syempre, minsan, hindi mawawala, may magulo, may makulit, pero talagang ganun ang buhay. So, baba tayo. Okay, itong teddy bear na to, nakikita nyo, yan. Okay, kay Ate Maxine yan, nung baby pa siya. Pero, hindi na rin nagagamit, so iniwan na rin namin. Ito, kay Ate Maxine din yan. Kay Maxine yan, di ba? Hmm. Oh, yun. So, marami kaming malalaking teddy bear dito. Okay, so baba tayo, guys. So ito namin. So na ganun lang kasi yung play ng buhay namin dito. Ay papakita ko pala yung mga picture namin. Okay, so ayan, ito kung nakikita nyo yan. That was 2016. Okay, this is my second na ano, second ko na laban. Okay, second ko na laban. Ito si Lala. Ayan, pakita mo lang ng close up. Baka natin yung yan si Lala. Yung ang ganda ni Lala. Eto, nung nagpakasal kami sa Singapore ni Lara. Yun. Yan, kasama si Lala, si Lara, siyempre ako. Yun, eto nag first year birthday si Lala. Yan. Yun, kasama pa namin dito si Papa Lino, yung tatay ni Lara, tsaka mga kapatid niya. Si Papa, ano yun, late na sila dumating eh. Eto naman, nung nag-graduate si Ate Maxine nung high school, that was 2015. Yan. Eto, yan si Ate Maxine yan, si Ate Maxine. Yun. Okay, baba tayo at medyo mainit na. Yun. So, ganito lang muna yung ilaw natin. At syempre, papatay mo natin. Okay. Tatlo muna. Okay, papakita ko sa inyo yung mga trophy at saka mga medal na napanalunan natin sa bodybuilding. Okay, eto is 2019. Sorry guys, medyo nadumihan lang, hindi na namin nadala sa kabila kasi wala kaming paglagyan. Pero syempre, precious to kaya pinapaalagaan ko to sa kanila. Malikabok lang. Okay, sa Australia, nung nag-champion ako sa Australia, tatlong kategory pinag-champion ako dito. Newbies, open category, at saka 30 and above. Yun, makita natin to. Diego. Yan. Australian. Umara International. Yun. Ganda. IFBB. Siyempre, ito overall natin. 2019 overall. So, yan, dalawa. Yan, dalawa yan. At saka tatlo. Ito. Yan. Tatlo yan. Then, ito sa Singapore. SRC 2019. Kung sa... Yung SRC, ito yung 2019 kay Show Roden na laban. Kalaban ko dito si Carl Macho. Carl Macho. Ito sa Singapore. Then, ito 2018, puro gold. Mr. Universe. And WFF World Fitness Federation Asia. Ano to, nung lumaban ako ng Mr. Universe, yan, I play second. Ano pa ba? Yun, mga trophy ko yan dito. Trophy. Ito, makita natin, Diego. Yan, trophy. Yun. Ganun lang. At ganun lang, guys. Yung mga achievements ko, mostly, lahat gold. Kung hindi man gold, second. Siyempre, hindi naman lahat, lagi tayong nananalo. Siyempre, may mga pagkakataon na natatalo. Hindi nagpi-place. Kung hindi man nagpi-place, all-outs, di ba? Siyempre. Pero tuloy lang ang buhay. Huwag tayong mag-inayang sa mga ginagawa natin kasi alam. Basta pagka binibigay mo lahat ng best mo at towards
sa goal mo, hindi ka basta-basta mawawala ng motivation. Yun lang guys, at sana kung ano man nakikita nyo sa akin ngayon, mga kahit papano achievements, sana tularan nyo ako. Kasi once na pinasok nyo to, kailangan nyong tapusin. Hindi ako believe sa mga tao, hindi tinatapos yung mga goals nila. At habang may buhay, syempre may pag-asa lagi yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lang. At salamat lagi sa panonood at Merry Merry Christmas and Advance Happy New Year sa lahat. I am very very thankful na nagbibigay kayo lagi ng support sa amin. Hindi lang sa akin, syempre sa pamilya ko. Sa lahat naman nagbibigay ng cash at mga love gifts, talagang appreciation. Todo-todo yan, 100% na appreciate ko. At sana'y magtulungan tayo sa next year, okay? So guys, yun lang guys. At sana natuwa kayo sa konting motivation na binigay ko. Nagsimula kami dito at ngayon nakalipat kami sa mas malaking konting malaking bahay naman. So at hopefully syempre sino ba naman hindi nangangarap na magkaroon ng sariling mismong malaking bahay at syempre magkaroon ng kotse o kung ano pang mga bagay. Dandahan lang, tulungan nyo lang ako at tutulungan ko rin kayo lahat. God bless sa inyo lahat. A peace.